Welcome back sa aking YouTube channel. Guys, huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Yamaha Nmax 155 Review 2020 Update. Disclaimer, ang inyong mapapanood ay may painturo ng mga tao sa shop at ito ay para magbigay ng kaalaman sa nais bumili ng motor na ito. Yamaha Nmax 155. Ito guys, ang ating nakita guys, kulay black itong kulay na nakita natin. So makikita nyo guys, ayan, muscular na rin ang kanyang muffler, pati ang katawan niya. LCD na rin ang kanyang digital panel. So maganda rin ang kanyang panel guys. So sa harapan, wala pa yung visor sa side mirror, dahil kakabit to pa once na nakabili. At makikita nyo guys, ang kanyang bulky ng katawan, okay na okay siya. At ang kanyang footboard guys, maganda rin siya, hindi kayo mga ngali talaga sa mga backride nyo, talagang sulit na sulit to pag ito binili. Nasa harapan na rin ang kanyang fuel at liquid cooled na rin po ito, so pwede sa pang long drive. At may isa tayong nakitang kulay dito guys, kulay pula na Nmax. Ayan, maganda rin itong kulay na to. Ayan, so bulky na rin ang kanyang likuran at ang likod ng pinaka nilagyan ng compartment niya guys, makikita nyo guys, kasang-kasang isang pung full face helmet. So sulit na sulit po guys. So sa mga gustong bumili guys itong mga Nmax ngayong 2020, sana magustuhan itong aking review. Ayan guys, nakita nyo na yung Yamaha Nmax 155 sa ating unang videos na pinakita ko ngayon kanina. So napakaganda ng Nmax, diba? Ito yung mga best seller ng Yamaha sa Philippines ngayong 2020, na napakadami bumibili ng Yamaha Nmax. Hindi, siguro dahil sa comfortable ang nagmamanayin ko, pati yung kanang backride is comfortable din. And saka yung forma niya talaga, pang high class din, saka pang high end talaga ang itsura nito. So yung Yamaha Nmax pala guys, so short review mo ito sa Yamaha Nmax. Ang Yamaha Nmax ay nag-launch noong sa Pilipinas noong 2015. Ito yun yung mga high seller scooter ng Yamaha nung taon na ito. So, nag-launch yung 2015 yung Yamaha Nmax 155. So, ngayon kasi may dalawang klase ng Yamaha Nmax na isang standard saka non-ABS. So, tulad dito ng Aerox ko. So, yung Aerox din, mayroon ding standard saka ABS na style ng scooter na to. So, yung pinagkaiba nila is price din. So, ang standard ng Yamaha Nmax 155 is nag-range ng 109,000. So ang mga kulay na available lang dito is blue midnight black saka gunmetal gray. So yan yung tatlong kulay na available sa standard na 155. So nag-range lang to ng 109,000. So next naman yung ABS naman. So yung ABS same din ng sinabi ko sa Aerox, na ang function ng ABS, so automatic na mag-i-stop once na naka-stop ka ng more than 5 minutes. Hihinto po sa makina nito, so makakapag-save ka ng fuel mo sa kanyang power ng battery ng motor mo. And start and go na rin to once na inandar mo na yung pinaka-silinder ng motor, is aandar and restart agad yung motor. So ang range naman ng price ng ABS na Nmax is 119,000. So meron ng dalawang kulay ang gantong ABS, like ng Aerox na dalawa lang din ang kulay ng ABS ng motor na to, is tapos Aerox is white and gray na may pagka-orange yung kulay, blue na may pagka-orange yung kulay. Yun ang yung kulay na available sa ABS na Aerox. Dito naman sa Yamaha Nmax 155 na ABS, ang kulay lang is midnight black metal saka midnight black saka gunmetal gray lang ang available ng kulay dito. Yan, yun lang yung mga available na kulay guys. And yung sa Yamaha naman Nmax, meron itong LCD instrument din na makikita mo yung anong battery, yung kilometers mo. So LCD na lahat, digital panel na rin to guys. So yun ang kagandaan ng Nmax. At meron din tong light wheel, 30 inches wheels. So malaki na rin ang wheels niya, yung mga pinakagulong like ng Nmax ay ng Aerox na malaki na rin ang gulo. So wide na rin sa mga tulad ng mga madulas sundaan or ano, sa lapad ng gulong na to hindi ka na madudulas talaga.
ang dynamic sporting design talaga nito is talagang nakakaakit sa mga riders. So napakadami na mabibili ng mga riders to. Yung iba nga nag-switch na ng Nmax talaga eh. Kasi nga sa forma pala nito eh. Ako nagustuhan ko din yung Nmax kasi lalo na yung sa footboard niya, talagang may times na pwede mong i-stretch yung iba kasi isang ano lang. Parang sa Aerox, isang style lang. Medyo ang ano ng Aerox, medyo masikip siya, tumatama yung duhod kung may matulis na body niya. Pero sa Nmax kasi, pwede mong i-stretch yung paa mo, so makakarelax ka habang nag-drive ka. Lalo sa pang long drive. And ang ito ay mayroon ding liquid cooled na rin tulad ng Aerox na pwede na sa pang malayo ang biyahe. So kahit anong layo ng biyahe mo talaga, hindi basta-basta mag-overheat ang makina mo dahil liquid cooled na nito. So may radiator na din siyang kasama. Hindi katulad ng mga air cooled na kailangan mo mag-rest ng ilang mga oras para lang hindi siya mag-overheat. Mayroon din ng 230mm na disc brake sa harap. So sa likod naman is drum brake pa rin. So depende lang kayo sa inyo kung ipapa-disc brake mo na rin to. Pero ayun, meron yung disc brake to sa unahan na meron din na talagang mas makapit ang brake talaga kasi sa mga drum brake. Kasi sa mga drum brake, kasi tendency lumuwag ito sa katagalan or depende sa pag-brake mo, maaaring lumuwag din to. Ang wala lang, meron din tong sporty na ano, makapansin nyo guys yung kanyang bulky na katawan and yung kanyang compartment na rin is napakalaki na rin na pwedeng halos kasi na rin ang isang full face na helmet. Tapos yung kanyang muffler is talagang muscular muffler na rin siya. So talagang napaka-sporty na nature nito. So nakikita niyo yung unahan niya, ayan, mayroong visor yan talaga. So pagka siguro hindi pa nabibili yung Nmax niya, hindi pa nila kinakapit yung mismong accessory niya, yung visor niya sa harap. So, tapos meron itong dalawang ding side mirror. So, ang gaganda nga sa side mirror ng Nmax, pwede mo siyang galawin, pwede mo siyang ilagay sa mismong visor, o yung mismong sa manibela mo siya kakabit. So, either sa anong trip mong style ng side mirror mo siya ilagay, pwede. Ang wala lang sa Nmax, guys, is yung kanyang chargeable port. So yung patulad ng Aerox na meron na rin sa harap mo na kung saan pwede kang mag-charge along the way mo, pero doon sa Nmax kasi wala akong nakita na chargeable port na pwede kang mag-charge. So kung gusto mo siguro papagawa ka mismo sa ibang mga motor shop mga accessories na ganito, pwede naman po yun. As long na magaling naman yung nag-wiring, walang problema. Basta ingat lang po talaga sa mga computerized na ngayon ng mga FI na motor kasi hindi pa basta-basta katulad ng mga ating mga motor na galawin mo yung wiring, okay lang. Ito hindi mo pwede basta-basta galawin yung wiring. Dapat sa marunong kasi hindi pa pwede na ano, basta-basta kasi baka maaari magalaw yung ano, binaka-computer niya, masira yun. No? Hindi mo na magamit yung motor. Ayun yung iingatan nyo guys. So ayan guys, sana nagustuhan yung review ko sa Yamaha Nmax 155. Sa mga bibili po ng motor ngayong taon, best talagang bilhin din itong motor na ito dahil talagang convenient and maganda yung style niya. Talagang worth it yung pera bibili nyo. Talagang pang high-end talaga ang style nito. So yun guys, abangan nyo ulit ng mga next vlog ko sa motor. So yung mga upcoming na motor ngayon is talagang hahanap-hanapin ko para makapag-vlog ako para ma-review ko at mabigyan ko yung mga ideas sa mga gustong bumili ng motor ngayong taon. So thank you guys. Ito ulit si RCTV Vlog signing out. Tapos huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe at pakiclick na yung bell button para update ito sa mga upcoming videos ko. So ngayon guys, see you guys. Bye-bye. Thanks for watching guys. Don't forget to like and subscribe.